Ilang taon ka na sa showbiz, Marv? 6 years po. Sino naling? So, sa ano nga? 17 years old ako nagsimula, 1996. Magaling ba kayo sa math? Oh, si Jerry. Mahirap, mahirap na ginamit. Magaling ba 27. Jowa. Kasi nagtatagal na. Hindi naman niya sinabing wala siyang jowa. So, meron. Alam naman namin meron harang love. Nasa restaurant list this week siya. Parang tayo nag-ano yun. Pag-ibig na yun niya. Hindi. Wag na! Bakit? Pwedeng pag-usapan sa movies. Ay, hindi siya showbiz. Oh, pero kasi nung medyo nagpahinga ka sa showbiz, di ba? Kahinga din yung mga issues sa'yo. Hindi ka na pa masarap! Masarap, sarap! So, bakit nga nag-decide ka this time na bumalik at magpahanda na sa crown? Siyempre, magbubuhay. Una sa lahat, hindi ko alam na magre-reunion tayo. Kaya sabi ko, ha? Ganito. Ibig rin yun. Ganito yung sabi ko. Naku, ito ang mag-uusapan namin. Sigurado. Yes, may alam mo na. Alam ko na. Ngayon nga lang, may mga cellphone na kayong hawak. Iba na. Oo. So, kung meron, sumagot ka. Pero kilala niyo na naman ako. Never naman ako sumagot. Pero Mars, maganda na yung personal life, mahiwalay sa'yo. Yes, sobrang saya. Sobrang sarap. Paano, bakit ba? Wala lang, kasi parang at least that's something that you can privately share at walang nanggugulo at walang nangihimaso. Masayang tahimik ang buwan. Actually, not just in relationships, but even in sa lahat ng kabuhayan. Pero darating din yung time makikilala din. Oo naman. May mga plano na, nagpa-plano. Uy! Pero tuloy-tuloy yung tanong eh, no? Kaya di ba wala na muna yun? Kaya masundan yung kambal, di ba? Malasan mo na rin yung gusto mo na rin. Parang after magkaroon ng kambal, hindi, parang okay na ako sa dalawa. Okay, parang gusto ko nang mag-enjoy ng buhay kasi I was 26 when I had them, so at least bata pa nga eh. Ngayon para kami magkakaibigan pag lumalabas kami, pag nag-uusap na eh. Parang mas masarap yung ganong moment na may energy ka for your day. So hindi ko alam kasi I'm 44 now. Yung 20 years old, the 6 years from now ba na yung energy nun? So ine-enjoy ko na tong buhay ko na to, na yung mga bata malalaki na, hindi na ganun ka-stressful na sigasuhin. So, namimit ka naman nila yung mga love ko, di ba? Namimit ka naman. Pinapakilala mo sa kanila. Nakakasama nila. Amro! Nakakasal ka ba, Marbs? Nakakasal. Magpapakasal. Magkahanap yung mapapangasal. Pero naniniwala ko pa rin si Messi. Of course. Kasi sabi mo, okay ka na doon sa kambal. Ibig sabihin, hindi nila gusto magkana kung hindi naman kailangan. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero it's something na hindi ko pa naisip. Mark, saan ka ngayon mas magpo-focus since handed ka na ng crown? Ay, sa ano? Sa acting or deep as a chef? Yung pinag-usapan naman namin, sabi ko kaya, kasi si Rambo, nakakatrabaho ko siya for the brands na kunyari meron gustong pag-awang content. Nung pandemic na sikaso ko kasi nasa bahay lang ako. Ngayon nag-open up na yung mga restaurants. Hindi, dati kasi sa Instagram, sa Facebook, dun sila nag-i-inquire eh. Or sometimes sa office namin. Eh, nagugulo na yung office namin kasi hindi na naman yun yung trabaho kailangan nilang gawin. So sabi ko kay Rambo, that's something that I want them to take care of. Kasi nanghihinayang din ako dun sa iba na gusto kong gawin pero hindi na nga nakasikaso. Plus at the same time, yung mga, yung sinabi ko kanilang food documentary about the industry, about, you know, the restaurants, or sa pagkain sa Pilipinas. Yun yung gusto kong gawin na pwede naming pagtrabahuhan, looking for producers. Projects. Wala. Merong mga nag-offer dati pa. Actually, with DOST, I'm the ambassador of DOST for Aqua and Agri. So, may ginagawa akong content with them. So, magre-renew ako ng contract for another 2 years with them. Ganun ulit, nilibot ako ng Pilipinas to find, you know, yung mga farmers, story ng farmers, at yung mga produce i-highlight namin. Pero, gusto ko din na something na may magawang ikwento yung kung gano'ng kasarap yung pagkain sa Pilipinas. Not just in the Philippines, but yun nga, may mga platforms na yun na pwede natin ipagmalaki yung kultura natin. May idol ka ba sa ganyan? May idol ka sa ganyan?
dati. Yung maganda yung ginagawa ni Erwan, ha? Yung, yan, si Erwan. Ang layong lugar sa Pilipinas. Napakaganda na content creator. Kaya pag nakikita ko, naiingit din ako. Mm. Kaya lang wala nga akong oras gawin yun kasi I'm busy with the side of, yung ibang side ng food, which is yung business at restaurant. Pero sabi ko kay Rambo, I think I can allot time, kunyari towards the latter part of this year, early next year. Pero ngayon pa lang, pwede nang hanapin at research na. Ayusin yung project para next year. Siguro I can take, you know, a month off from work and then yun ang pwede ko. So Marvin, ang teleserye, acting talagang hindi muna. Eto muna, content muna. Baka ganun lang yun. So ayaw mo tumanggap ng acting projects? Yung schedule kasi, ano na ba ngayon, nagbalik, di ba parang bubble, dire-dire. Ayun, siguro kung hindi buong linggo wala ako sa negosyo, baka pwede. Pero kasi dati, ang daming offer nung pandemic at nung patapos na. Kaya lang, 1 month, 2 months, 3 months akong wala. Hindi ko kakayanin. Hindi worth it. Paminsan. So, sabi, you mentioned kanina na you want to work with younger. Kanya, just mga bata, manager mo. Sa mga younger generation din na mga artista ngayon, sino ang gusto mo sana? Gusto mo makatrabaho? So, wala daw. Aha! Kailan ko alam kung gusto nila ako makatrabaho. Hindi ko alam kung kilala pa nila ako. Kilala mo ba sila? Yun ang kilala mo ba sila? Hindi ako nakakanoon na siya. Sorry. So, si Jolina pa rin ang kilala ko. Si Jolina. So hindi. GMA7 ba? Or ngayon nga, ang ganda oh. Parang you can work with any stations at pati yung mga stations nagtatrabaho with each other. Oh, love no. Meron pa rin mga magagandang nangyayari despite yung dungkot na mga pinagdaanas. But it can all, you know, it can all be as beautiful as before. Sa palagi mo dapat dyan yung setup dati ba? Para at least at parang late na umaumpisa niya. Yes. Hindi naman. Hindi ako naniniwala sa late na lalo na pag maganda yung intention at maganda yung pwedeng gawin. Hindi ako naniniwala ng late. Kahit hindi bata, Marvin. Kahit hindi bata, yung trip mo pa makatrabaho. Hindi mo pa nakabor. Gabi, sasabihin ko sa San Roses at ano. Magjo-joke ako ng Gloria. Sa ano, buhay naman. Gloria Romero. Of course, marami. Lahat ng mga nakatrabaho ko dati. I hope to work with them again. Including Jolina. Siyempre, parang gusto mag-collab pa rin kayo. Of course. Yeah. Nandiyan mga first 18 na pareho yung kabata, tapos magka-college na. College na sila. Parang this time lang sila maghihiwalay since pinanganak sila. Kasi nga, parang isa. Gustong mag-aral sa ibang bansa. US. Dito sa Pilipinas. Sino yung mag-abroad? Santiago. Sebastian gusto dito sa Pilipinas. Siya yung medyo gusto mag-showbiz? Mag-singer? Well, siya yung nagsusulat ng song. Songwriter? Anim! Sana kuha pa. Hindi sa yung mana yun, ano ba? Tayo naman. Sakit naman ang mga tatlo. Ano naman ganyan? Mag-plastika naman tayo. Sabihin mo naman, wala sa'yo, ha? Also, may pagpapasahan ka na ng ano mo. Magaling siya. Actually, nung una, parang ako naniniwala pa. Sige na nga, sinama ko dun sa, yung kaibigan ko kasi, meron siyang setup na recording studio sa bahay nila. So, sabi ko yung sa, syempre, parang hindi ko naman alam na magaling. Sige na nga, ito tayo sa bahay, kaibigan ko. Gita, gitara. Tapos sabi ko, nasa na yung hinga na sinulat mo? Tapos, spilkinan ka. Parang ibang tao. Parang ibang tao. Pero napanood nila yung mga projects ninyo ni Jolina before? Yes. Anong hindi, kasi nga sa generation nila ngayon, parang cool yung 90s eh. Kaya nga natuwa. Napapalabas lagi eh. Dati kasi parang nababato yan sila sa akin. Cool ka ngayon. Kaya ngayon, cool ako sa kanila. Napapanahon lang yan. So, anong balak mong ipagawa sa kanya? Since may talent, yung anak ko. Nasa sa kanya yun. Kung anong gusto niyang direction sa buhay niya. May sinabi ba siya sa'yo? Dahil gusto ko po. Gusto na yung music. Gusto niya talagang i-person. Seryoso siya. Walang mahilig magluto? Pagayon. Pareho sila, actually. Yung mga girlfriend na ba? Yung ngayon, naku, ngayon yung mga hindi ko pwedeng pag-usapan. Magagalit sila sa akin. Farms, last question ka lang ako.
ano yung nag-reaction mo at saka ano yung naging inisip mo nung magsalita si Liza about it? Hindi, Liza to. Hindi alam mo kung bakit. Kasi pinagdaanan nyo rin to, nag-start ka sa... Ano ba dapat, sinabi ko lang ang ano dapat maintindihan ng mga tao doon sa buhay ng mga artista at kung paano sila minumol. Ang mahirap yung... I mean, walang trabaho madali. Lahat yan kami... kala nila napaka-glamorous nung buhay namin, nakikita na kami nakamiti, laging nakaayos, pero hindi yon ang nangyayari after that. That's why I understand pag maraming pinagdadaanan ng isang tao. Because very emotional yung trabaho namin. Parang ang dami nagbibigay ng advice, ang daming gustong itong ipagawa sa amin. Kaya ang hirap ibalanse kung anong susundin mo, sarili mo ba o ibang tao. Kaya minsan dumarating talaga sa buhay ng tao na parang you just want to stop and take a break. Ayun, so hindi madali yung, I'm sure, hindi madali yung pinagdadaanan ni Liza for somebody na ganyan yung edad. Sinasabi ko nga, kami yung napilitang, parang pinilit kaming maging matanda para doon sa mga hinaharap naming challenges at relationships at situations sa buhay namin. Pero halos parehas kayo kasi sa kanya, karir sa kanya, pero ikaw naman, sa restaurant parang nag-venture ka sa iba. Parang doon mo nabuhay yung parang freedom na hinahanap mo. Halos parehas kayo, di ba parang kayo? Yes, ngayon nga, at certain point, maghahanap ka ng kaligayahan mo. Kasi parang syempre, pagbata ka, daming taong nag-guide sa'yo, mula pamilya mo, katrabaho mo. Tapos darating yung point sa buhay mo na, ito na pala yung gusto ko sa lahat ng pinagdaanan. So I'm happy for Liza na may napili na siyang gusto niyang tahakin sa buhay. At syempre yung mga managers talaga ay napaka-importante. Lalo na pagbata pa tayo. Kasi ito yung, di ba, that's the reason why we work with experts. Kunyari, ngayon nga, sa Laram, tanda na ako, naghahanap ako ng pagmamanage dun sa mga bagay na hindi ko na kaya kasikasuhin. So, very important ang mga katrabaho. Pero Marvin, paano mo nagawa? Paano ka naman nagkaroon ng anxiety, di ba? Hindi ka nagkaroon ng anxiety. Meron? Dumaan ka rin sa depression. Of course! Paano ko siya nahandala? I guess that's yun yung mga bagay na kaya gusto ko pag hindi ako ready pag-usapan ng mga bagay-bagay na ang sasalita. Tumatahimik ako at sinasabi kong pwede bang wag na lang pag-usapan. Kasi darating sa point ng buhay mo na hindi ka handa o nasa mababa kang pakiramdam na hindi masarap magkwento ng nararamdaman mo kasi baka ma-out of context ang pag-intindi ng mga tao. Ano depression? Paano mo nararamdaman yung depression? I don't think depression might be too heavy of a word sa pinagdaanan ko kasi merong mga tao talagang depression ang pinagdaanan at baka hindi naman ganun kahirap yung pinagdaanan ko. Pero yun nga sabi ko, lahat ng mahirap, challenging at minsan ka-give up na situation. Pag hindi ka nag-give up, dun mo marirealize, ayun, tapang ko pala, ang tatag ko pala. Kaya naging ganun na lang din yung kung paano ko harapin lahat. Kasi naman, bago ako mag-artista, grabe rin naman yung pinagtrapan ko. Kaya parang, tuwing nahihirapan ako, I would look back na parang, dati nga wala akong makain. Dati nga hindi ako makauwi kung wala akong boteng mabulot. Alam mo yun, kaya lagi ko nire-remind sarili ko na walang madali sa buhay ng tao. Kailangan mo lang siyang i-embrace. I think nangyari sa akin yan, okay, enjoy ko kahit papaano. Nagpatapang din ba sa'yo, humugod ka ng lakas dun sa mga anak mo? Kumbaga, inspirasyon, responsibilidad? Kasi hindi na lang sarili iniisip mo. Nagiging labas na yung responsibilidad mo just for yourself. Pero pati na yung parang gusto mong maging mas mabuting tao para yun yung maging yung mga anak mo. Kasi minsan may maraming bagay na hindi na ituturo, kundi napapakita sa kanila bilang halimbawa. So, very important. Marks, bilang pag may-ari ka ng isang restaurant, malaking bagay pag celebrity yung may-ari. Nakakatulong. From disadvantage din, pag may issue, lumalaki kasi nga celebrity ang may-ari. Lalo na with social, hindi nga celebrity na ma-magnify. Diba? Lalo na pag celebrity. Nahirapan ka rin doon. Paano mo nakakatulong? Balance. Balance lang talaga. And something na lagi ko in-explain sa staff ko.
sa mga managers, madali tayong magpasikat pero madali din tayong batuhin o hanapan ng pagkakamali. O minsan may mali naman talaga, tas madaling i-magnify kasi madaling ikwento dahil may personality na kilala ng tao. But we just handle it, you know, the right way. Yung pinaka-importanting pag-handle doon ay kausapin kung ano yung naging problem. Kung hindi ka nagka-phobia na magluto ng kotse, no? I love that. Yan yung nagbigay sa akin ng lakas during pandemic. Gano'n ka lang, I think you get by during the pandemic. You mentioned earlier that close. Ayun ba temporary or do you Maraming mga kala namin temporary kasi hindi naman natin alam kung ano duration ng lockdown or effect itong pandemic sa atin. So we were actually trying to save as much as we can. Pero doon din umabot yung disiplina namin na yung mga hindi kaya, kunyari, concepts sa locations na talaga namang challenging. Doon kami rin na disiplina na hindi naman pala dapat lahat pasukin. Kailangan nyo natin piliin. Yes, nandun din kami sa buhay namin na as restaurateurs na hindi na kami ganun kabata. Our time and energy is limited. Kaya yun na lang inaalagaan namin na gusto namin makalabas itong pandemic at na buhay. Kaya pinili namin yung sometimes mas personal na bagay na ikakatahimik at ikasasaya. Tingin mo ba talaga forever ka na rin magiging part ng showbiz? Hindi kayong mag-retire, magko-concentrate sa business? Hindi ko naman, to be honest, kung hindi nag-pandemic, hindi ko naman siya totally iniwanan. Meron time na dati, yung before ko na-realize na gagawa kong one project a year. Kasi parang meron akong 4 or 5 years na hindi ako talaga gumawa ng project. And then yun, doon ako nakaramdam na parang may malungkot, parang may kulang. Sabi ko, kasi nami-miss ko yung trabaho, yung sistema. Yung kahit minsan napupuyat ka pero masaya ka. So, yun. Kaya I would do one project a year at that time. Ngayon, baka pwede na rin yung mga maliliit na projects na hindi masyadong maraming oras ang kakailanganin. Pero for sure, hindi ka gagawa sa Viva Max. Bakit? Matagal ko ng pangarap. Kaya nga ako nag-quit kasi hindi ako ginawa Viva Max. Hindi naman yata bagay sa akin. Baka matawa yung mga tao. Oo, yung namin nag-uubad. Oo, ang mga veteran actors, si Joko Diaz, si Julio Diaz. You'll be surprised. Oo. Mag-audition ako. Magtatanggapin ako ni Boss. Tapos makita sa mga anak. Anak, mag-aaral ka sa Amerika. Kailangan natin ng pang-tuition. Magastos ba? Para hindi ko naman problema yung pagpapatuition sa kanila. Magastos, magpalaki ng tapon. Times 2 ang gastos na. Gano'n na kayaman si Marvin? Nako! Thank you. Grabe, swerte ni Marvin, no? Marvin, gusto ka naman sa boss? Ano ang nagagalit? Napapractice ko yung acting skills ko dito. Kailangan mo magalit minsan eh. Pero kailangan mo ng motivating minsan na sa person, sa boss. Pero alam mo, lagi ko nagagamit yung pagiging artista. Yung performance, yung sasabihin ko sa kanila lagi, itong restaurant, pagtapak nyo, dapat para kayong actors. Dapat hindi kayo yung kayo, kasi minsan ang hirap i-manage yung sarili mong pagkatao. Pero pag meron kang iniisip na character na gusto kong magpasaya ng tao, then it actually becomes a little easy yung trabaho. Kaya sabi ko sa kanila, itong buong restaurant, stage to. Pagtapak nyo rito, dapat kalimutan nyo yung problema nyo at magbigay kayo ng kaligayan sa tao. That's the reason why they came to the restaurant, to have a good experience. Lagi ko nagagamit yung pagiging actor doon sa pagre-rest. Mas lang nasa camera. Sanay. Yan ang training nila. Ano pinakamasarap mong lutuin, Miles? Ano? Specialty mo talaga? Ngayon, itong Cochi Bistro is something I'm very proud of. Yung buong menu. Natuwa ako na kaya ko palang mag-conceptualize ng isang buong restaurant. Tapos yung secret kitchen, yung ginawa kong Cochi plates. Yung may cochinillo, may rice, may noodles, may salad. In the beginning, people find it really weird. Kasi ganoon ako kumain eh. Lagi akong parang naghahalo-halo ng mga flavors at ng texture. Pati temperature, init, lamig. Yun. So, ngayon, appreciate nila. Try niya secret kitchen. So, pag mayroon kang jowa, ano yung talagang niluluto mo for your jowa, for your love? Todo, lechon. Fiesta! Mahay, brad Fiesta. Lahat ng pinakamasarap.
Oh, ano immediately abangan sa iyo, Marv? Ngayon nasa project. Ako gusto ko gumawa nga ng mga projects na mag-highlight lalo sa food industry. Yung kwento, yung hirap na pinagdadaanan naming lahat. At hindi lang actually kami, buong ecosystem ng food industry. Farming, kasi dyan ako rin nahilig sa bahay ko, kung ano na tinatanim kong kamatis, radish. So, doon ko nare-realize kung gaano ka-importante farmers, pag-aalaga, sustainability, pagbibigay respeto at halaga sa pagkain natin. So, doon ko na-discover na hindi siya basta isang dish ang daming hirap na pinagdaanan ng maraming tao for that dish to land on your table. So, yun yung gusto ko sanang mas ma-appreciate ng tao. May sariling version ka ba ng adobo? Lagi naman tayo, halos lahat yata, may sarili tayong version. Wait lang, Marvin. Ang role ng Crown sa'yo, hindi lang manager, atuwang mo sila sa content. Parang producer din. Isip kami ng mga ganong projects. Parang overall. Marvin, yung sa social media, yung I enjoy them. Minsan, may mga babash na. Pero, tatawanan mo na lang, makikita mo naman kung sino yung nag-e-enjoy na lang din mambuisit. So, bakit mo naman diba? Di sabayan mo na lang. So, siguro, sa tanda ko na din at dami kong pinagdaanan. So, I don't think, alam mo na rin naman kung ano yung dapat mong pagtuunan ng pansin. Kunyari, meron ka na ba? So, ano yung, ito nga, sige, ayusin ko. Ito na, wala. Nagpapatawa na lang sila. Basta, magpalaki na dalawa pa. Times two sa lahat ng bagay. Pero, how do you get along with the ground? Is it challenging? Well, dinisign yung relationship namin kasi para kami magkakaibigan. In the beginning, I was actually very strict to them. Pero na-realize ko parang hindi na ganun yung style ng parenting dahil yung information na nakukuha na, ang dami na. Parang mas kailangan nilang magkaroon ng isang tao o kaibigan o pamilya o parent na makakakwentuhan nila with the information that they've been getting. So, ganun yung relationship namin. Maraming kwentuhan, ako nagtatanong ako sa kanila. Dahil mas alam na nila kung anong nangyayari sa social media. So, sila pang magkakwento sa akin. So, nandun kami ngayon. Which I like because mas less pressure. Lalo na kung anong gusto nilang mangyari sa buhay nila. Kasi dati sa panahon ng mga parents natin, pagod at pressured sila kung anong gusto nilang mangyari sa buhay natin. Masyadong burdening. Ayoko yun, ganun yung relationship natin. So I allow them, I let them choose what they want. Sino mas kaugali? Pareho sila. Oo. Bits and pieces. Marami dito, meron dito. Ganun sila. Like ano? Anong nakuha sa'yo? Sebastian, Sebastian very creative. Ganun ako pag nag-iisip ng concepts. Tapos si Santiago naman, mas organizer. Ganun naman ako pag may naisip na at kailangan kong gawin na siyang business. So, I actually got, little bits of myself. Ano ang harani ni Santiago? Business ang gusto. Business din. May magmamana na ako. Sana. Thank you, Marv. Regularity, I mean, are they staying or... with their mom.